APEC at ang San Miguel Global, mm-hmm. officially we reply to mm-hmm. the termination notice of Aleco mm-hmm. sa concession agreement. And basically, ang sinasabi ng reply ng APEC at ng San Miguel Global, the notice of default or the default itself is premature. Mm-hmm. Kasi wala pa itong finality at inaamin din naman ng Aleco na wala pa itong finality, no? Mm-hmm. So therefore, the notice of termination or terminating the concession agreement is premature. And itong plano nilang NEA step in or take over, ito ay kung premature ang default, so masyadong presumptuous itong plano nila na take over sa darating na November 21, 2022. Mm-hmm. So, kami po, tuloy lang ang trabaho namin tulad ng aming commitment and obligation under the concession agreement. Mm-hmm. We will continue our work to deliver a quality services to our consumidores. Mm-hmm. Okay? At yan naman po yung pinanindigan namin sa reply namin doon sa notice of termination. Officially, nag-reply na po si APEC mm-hmm. sa notice of termination na ito. Now, ano po ang sinasabi natin doon sa ating reply? Okay. Una, we need to understand that the concession agreement is 25 years. No? It's 25 years. Mm-hmm. And there's a reason why it's 25 years. Bakit siya mahaba? Kasi ang ultimate objective ng concession agreement is for Aleco to mm-hmm. become financially viable at mabayaran yung mga past due niya. That's mm-hmm. the main objective. And nung pumasok tayo ng 2014, alam naman natin ang inabutan natin dito sa Aleco distribution system. Talagang luma and dilapidated, outdated na mga equipment. At the same time, our big problem are the system loss and the collection efficiency. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay isang mahaba-habang pag-aayos. Mm-hmm. No? Hindi ito kaya overnight. And kung 25 years yung kontrata, sa loob ng 8 taon, tayo ay nasa rehabilitation period pa lamang. Mm-hmm. Okay, rehabilitation. So, hindi mo pwedeng i-judge yung 25 years contract nang nasa 8 year ka pa lang. Mm-hmm. Kasi nasa phase ka pa lang ng rehabilitation. So, kung ito ang gagamitin nating batayan, no, para tapusin yung ating kontrata na tatagal ng 25 years, madidefeat yung purpose mm-hmm. na i-rehabilitate totally, i-upgrade ang distribution system mm-hmm. at kalaunan ay maging financially viable ang Aleco at mabayaran yung mga past dues nila. Mm-hmm. No? So, yan yung unang assertion natin doon sa sinasabi natin na bakit kinakailangang tapusin yung 25 years contract. Mm-hmm. Okay. Second, sinasabi rin dito na sinasabi namin na we perform our obligation under the concession agreement. No? Unang-una, sa loob ng 8 taon since 2014, mm-hmm. ang ginawa natin, we prepared and submit a CAPEX, a capital expenditure. Ito po kasi ina-approve to ng ERC, no? Mm-hmm. For year 2014 to 2020. The total cost of that CAPEX is 1.8 billion. Pero until now, that 1.8 billion budget, no? Or CAPEX applied to the ERC is not yet approved. Why? Mm-hmm. Kasi yung ilang mga grupo sa Albay mm-hmm. ay ino-oppose nila oh. ang CAPEX na ito. Mm-hmm. Sino po ito? But even though, mm-hmm. even it's not approved, the 1.8 billion CAPEX applied to the ERC, tinuloy po ng APEC at ng San Miguel ang mga proyekto. Sa katunayan, is around 1.2 billion na mm-hmm. yung nai-implement natin na project mula simula. No? Mm-hmm. Kahit hindi pa na-approve yung 1.8, in-advance na natin yan, ini-implement na natin yung mga proyekto. Mm-hmm. Ano po ang isang halimbawa at resulta ng pag-implement ng mga proyektong ito? Nung pumasok po tayo dito noong 2013, ang total capacity ng mga substation ng Aleco is only 80 MVA. Mm-hmm. But today,
it's 160 MBA, double ang capacity. Mm-hmm. That time, the peak demand of Aleco is around 63 or 65 megawatts. But today, it's 100 megawatts. Could you imagine, kung hindi na-upgrade ni APEC yung capacity ng mga substation na ito, mm-hmm. paano mo i-accommodate yung 100 megawatts peak mo ngayon? APEC performed its obligation under mm-hmm. the concession agreement. Actually, ganito po yan. Oh, yung press statement na nilabas nila sa kanilang Facebook, kung hindi mm-hmm. ako nagkakamali. I don't know if it's official or not, but let's assume it's official because mm-hmm. it's in their Facebook. Halos yan din yung laman ng kanilang termination notice, di ba? Sa concession agreement against mm-hmm. APEC. At yun na nga po yung reply namin, yung pinapaliwanag ko sa inyo ngayon.